Shala naman ni baby girl. Ang galing mo rumampa ah. Natutuwang sabi ni Paolo. Pumalakpak pa ito sa tuwa habang nakangiting pinapanood si Joy. Ang 5 taong gulang na batang pulubi na nanlilimos lamang ng pera. Ito na rin kasi ang naging strategy ni Joy upang mapansin siya at mabigyan ng limos. Kahit man lang sa simpleng pagrampa at pagganda niya na kahit wala sa tono ay nabibigyan pa rin siya ng pera na sapat lamang para maibigay sa nanay niya. Salamat po! Gusto niyo rin po ba akong kumanta? Alok ni Joy habang malawak ang pagkakangiti. Napaupo pa ito sa harapan ni Paolo, saka nangalumbaba. No need na, baby girl. Rampa mo palang, bilib na ako. Anong pangalan mo? Tanong ni Paolo habang nakatitig kay Joy. Hindi niya maiwasang mapahanga sa taglay nitong ganda. Ang morena nitong balat, ang mapula nitong labi, pati na rin ang kulot at mahabang buhok ni Joy katulad sa buhok ni Paolo. Ako po si Joy, 5 taong gulang. Pangarap ko pong maging model at singer. Masiglang sabi ng bata. Napangiti si Paolo. Hindi na niya napigilan pang pingutin ang pisngi ng bata. Ang ganda-ganda mo naman. Bagay na bagay sa'yo maging model. Nagniningning ang mata ni Joy sa narinig. Talaga po? Oo naman. Sa katunayan, isa ako sa nagtitrain ng mga young models katulad mo para rumampas sa mga fashion show at pageants. Umawang ang bibig ni Joy. Bagamat hindi niya man maintindihan ng malinaw, ay nagkaroon pa rin ng pagkasabik sa puso ni Joy. Gusto ko po sumali dyan, sabi niya. Bumunot ng 100 si Paolo sa kaniyang bulsa, saka binigay kay Joy. Agad naman itong kinuha ni Joy at nilagay sa lata na puno ng barya. Salamat po, nakangiting sabi ng bata. Pero yung sinasabi niyo po, gusto ko rin po yun. Kailangan mo munang magpaalam sa iyong magulang, Joy. Hindi naman basta-basta ititrain kita. Kailangan ko pa rin ang pahintulot ng iyong magulang. Mahabang paliwanag ni Paolo. Mama lang po ang meron ako eh. Ayos lang po ba yun? Inosenteng tugon ng bata. Oo naman. Sana ba ang mama mo? Sama ka po sa akin. Mabait naman po yun si mama. Hinawakan ni Joy ang kamay ni Paolo. Hinayaan na lamang siya ni Paolo na hawakan siya ng pulubi. Bukod kasi sa pagiging komportable ni Paolo sa presensya ng bata, ay tila ba nakaramdam siya ng lukso ng dugo pagkakita niya pa lang kay Joy. Marahil ay dahil sa namangha siya sa kakaibang ganda nito o dahil siguro sa masyadong paitong bata para paghinalaan. Naglakad silang dalawa patungo sa isang babae na maputi at tuwid ang buhok. Hindi maiwasang magtaka ni Paolo dahil inaakala ni Paolo ay kulot at morena rin ang ina ni Joy. Siya ba ang nanay mo? Tanong ni Paolo, saka itinuro si Laila na namamalimos din sa bawat tao na dumadaan. Opo, ang pangalan niya po ay Laila. Lupitan po natin tapos sabihin mo po sa iyong sinasabi niyo kanina. Masiglang sabi ng bata, saka hinila patungo sa kinaroroonan ni Laila. Samantala matyaga namang pinupulot ni Laila ang barya na tinatapon sa kanya ng mga taong nalilimusan niya. Ilang beses na rin siyang napabuntong hininga dahil sa hirap ng buhay ngayon at isama pa ang mga walang modong tao. Magbibigay na nga lang ng limos, kailangan pang itapon sa lapag. Kung hindi lamang siya nag-iipon para sa pampaaral ni Joy, ay hindi niya gagawin ang panlilimos. Hindi kasi sapat ang kinikita niya sa panlalaba kaya naman kahit labag sa loob ay pinasok niya ang panlilimos. Pagkatapos mamulot ng barya ay tumingin sa paligid sa Laila. Napatampal na lamang siya sa noo dahil wala na naman sa tabi niya ang anak. Batang yan talaga, namamalimos na naman, sabi ni Laila sa sarili. Pinunasan niya ang pawis sa kaniyang noo at akmang maglalakad muli nang marinig ang boses ng anak. Nilingon niya ang kinaroroonan ng boses ngunit gayon na lamang ang kaniyang paninigas nang magkita ang lalaking hila-hila nito. Sa tindig, itsura, buhok at paraan ng paglalakad nito ay nakilala niya agad ang lalaking kasama ng anak. Agad dinaluhan ng kaba si Laila. Mama! Tawag ni Joy. Bumaba saglit ang tingin ni Laila kay Joy saka muling tumingin kay Paolo. Hello mams, ikaw ba ang ina nitong ni little girl na to? Napakorap si Laila. Iyon din ang napakagisig sa kaniyang diwa. Mabilis niyang hinigit palapit sa kaniya si Joy. Anak, sabi ko sa'yo, don't talk to strangers, di ba? Kunot noong sabi ni Laila. Ngumuso si Joy. Pero hindi naman po siya stranger mama eh. Napakamot sa ulo si Paolo. Ako nga pala si Paolo. O, Paula.
Nakilala ko lang yan si Joy kanina nung nalimo siya sa akin. Masamang tiningnan ni Layla si Joy ngunit umiwas ng tingin ng bata. Huminga ng malalim si Layla. Pilit niyang pinapaakto ng normal ang sarili. Nasa harapan niya ang lalaking punot dulo ng lahat. Ang lalaking naging dahilan kung bakit nabuo si Joy. Panigurado naman si Layla na hindi siya nakikilala ni Paolo ngunit hindi niya naman inaasahan na muli siya nitong makikita pagkatapos ng 5 taon. Salamat. Pasensya ka na sa anak ko. Aalis na kami. Tara na anak. Akmang tatalikod na si Layla nang magsalita si Joy. Mama, may sasabihin si Kuya. Makinig ka, Mama. Matinis ang boses na sabi ni Joy. Tinignan naman ni Layla si Paolo. Nahihiyang umiwas ng tingin si Paolo dahil sa naramdamang pagkailang na parabang naglaho ang kaniyang inner confidence sa pamilyar na titig ni Layla. Mams, nais ko lang sana na kunin bilang model si Layla. Ititrain ko siya at huwag kang mag-alala dahil tsak na libre ito. Ang ganda niya at may angkin siyang talento na tsak na mapapakinabangan niya. Mahabang sabi ni Paolo, natahimik si Layla at hindi agad nakasagot. Saglit niyang tiningnan si Joy na nagmamakaawa ang tingin. Hindi alam ni Layla kung papayag ba siya. Alam niya sa sarili na pangarap ng anak na rumampa. Namanan niya ito kay Paolo na isang model. Ngunit kakayanin niya bang pasamahin ang anak sa ama nito? Gayon, hindi naman alam ng dalawa na mag-ama pala sila. Nangangamba rin si Layla sa mga posibilidad na mangyari. Nais niya na nang tahimik na buhay ngunit bakit parang lumalapit na naman sila sa buhay ni Layla at Joy? Mama, sige na po. Mabait naman po siya. Binigyan niya nga po ako ng 100, no? Iwinigayway ni Joy ang 100 sa harapan ni Layla. Napabuntong hininga na lamang si Layla. Ayaw niyang maging dahilan na hindi pagtupad ng pangarap ni Joy. Tumikim siya, saka nagsalita. Bago ko pumayag, nais ko makita ang studio niyo. Nais ko kasi ng maayos na environment sa anak ko. Sabi ni Layla. Pinipilit niya ang sarili na iwasang mapatingin sa mata ni Paolo dahil naaalala niya lamang ang mainit na gabi na pinagsaluhan nila noon. Napangiti si Paolo pati na rin si Joy. Oo naman. Kung gusto niyo, ngayon na tayo pumunta. Para naman may alam na rin si Joy sa environment na papasukan niya. Bumaba ang tingin ni Paolo kay Joy saka ngumiti. Tumama ang araw sa mata ni Joy kaya napansin niya ang kulay kahel nitong mata. Katulad na kay Paolo. Hindi alam ni Paolo kung coincidence lamang ba ito ngunit para bang anak niya si Joy dahil magkatulad sila ng buhok, kulay ng balat, pati na rin ang kulay ng mata. Sigurado ka? Magbihis mo na kaya kami? Gulat na sabi ni Layla. Mama, wag na. Gusto ko nang pumunta ron sa studio ba yun? Basta, run mama. Naglakad palapit si Joy kay Paolo saka hinawakan ng kamay nito. May mga magiging friends po ako dun, kuya? Napangiwi si Paolo sa tawag sa kanya ngunit kalauna naman ay tumawa. Oo naman, maraming kaedad mo ron. Umangat ng tingin si Paolo kay Layla na nakatitig din pala sa kanya. Agad na umiwas ng tingin si Layla. Naiinis siya dahil kung tigtan siya ay para bang mag-ama si Paolo at Joy. Ngayon lamang napansin ni Layla na wala palang features niya ang nakuha si Joy dahil lahat ng features ni Paolo ay namana ni Joy. Ayos na yung ayos nyo. Saglit lang naman tayo eh. Sagot ni Paolo sa kangumiti. Sa pamilyar na ngiti na iyon, ay nagtambol muli ang puso ni Layla. Pagkatapos ng 5 taon, hindi niya inaasahang magkikita muli ang dati niyang minahal kahit na bakla ito. Tumango na lamang bilang sang-ayon si Layla. Natutuwa lamang na humawak si Joy sa kamay ni Paolo saka naglakad patungo sa nakaparadang kotse. Nasa likod lamang nila si Layla na tinititigan ang magkahawak na kamay ni Paolo at Joy. Nakaramdam siya ng saya dahil pakaramdam niya ay kompleto ang pamilya ni Joy. Napaisip tuloy si Layla kung hinahanap nga ba ni Joy ang ama nito lalo na't lumalaki na rin naman ang bata. Pinagbuksan ni Paolo si Layla ng pintuan ng kotse saka inalalayang makapasok si Layla. Kumandong naman si Joy kay Layla, pumasok si Paolo sa kotse saka ito pinaandar. Excited na ako, Mama. Magiging model na ako. Marami ako magiging friends. Makikita ko ng maraming tao. Hindi ba, Kuya Paolo? Natutuwang sabi ni Joy habang binabaybay nila ang daan patungo sa studio. Oo naman. Tsak magugustuhan mo ron. Tumingin si Paolo kay Layla. At sana magustuhan din ng mama mo. Para payagan ka. Humagigik na lamang si Joy bilang tugon habang nanatiling tahimik si Layla.
Samantala hindi maiwasan ni Paolo na mapaisip kung saan niya nga ba nakita si Layla. Alam niya naman sa sarili na ngayon niya lang ito na engkwentro ngunit bakit para bang sobrang pamilyar ni Layla sa kanya? Iniling niya na lamang ang kaniyang ulo dahil kahit anong pilit niyang pag-alala kay Layla ay sumasakit lamang ang ulo niya. Pagdating sa studio ay bumaba si Paolo. Binuksan niya ang pinto kung saan nakaupo si Layla at Joy. Ito ang Paolo studio. Ang ganda, hindi ba? Masayang sambit ni Paolo. Bakit po, Paola? Lalaki ka po, hindi ba? Inosenteng tanong ni Joy. Pusong babae ako, dear. Natatawang sagot ni Paolo. Napahinto na lamang siya sa pagtawa nang makita ang seryosong mukha ni Layla. Tumikim siya. Tara na sa loob. Nauna nang maglakad si Paolo papasok ng studio. Ang studio ay may tatlong palapag at napakaganda ng disenyo nito sa labas. Napapahanga si Layla ngunit hindi niya ito pinapahalata kay Paolo. Pagpasok nila sa loob ay sinalubong sila ng mga taong may photographer, may hawak na tela at iba't iba pang mga tao na konektado sa photography at modeling. Umaawang ang bibig ni Joy dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganito. Nasa second floor ang modeling training. Doon ko tinuturuan ng mga batang tulad ni Joy na rumarampan ng maayos. Nakangiting paliwanag ni Paolo, saka pumasok sa elevator. Nakasunod naman ang mag-iina sa kanya. Pagdating sa second floor, ay sumalubong sa kanila ang mga bata na rumarampa. Napasinghap sa paghanga si Joy. Ang ganda! Pwede pa akong lumapit sa kanila? Tanong ni Joy. Oo naman. Pero baka si Ma'am siya ay ayaw eh. Tumingin si Paolo kay Layla. Tipid ng umiti si Layla sa kasinenya sa nalamang si Joy na masaya namang lumapit sa mga batang tulad niya. Dito mo ba siya tuturuan? Tanong ni Layla habang naglalakad sila ni Paolo. Nililibot kasi siya ni Paolo sa malawak na training ground. Maraming mga bata ang naroroon at karamihan ay mukhang galing pa sa ibang bansa. Oo, sinisigurado ko sa iyo na ligtas ang anak mo rito. Gusto mo itrain din kita eh. Mahinang natawa si Layla sa biro ni Paolo. Pwede ba ako? Sa tanda kong to? Di ka taman matanda. Ganda pa nga ng beauty mo eh. Napailing na lamang si Layla. Bulero ka. Gusto mo nang payagan ko si Joy. Correction. Bulera kasi. Kasi babae ako. Pusong babae ka ako. Natatawang sabat ni Layla. Tumawa na rin naman si Paolo. Kahit papaano ay naging komportable na rin siya sa presensya ni Layla. Kanina kasi ay para bang kakainin siya ng buhay ni Layla. Napalingon si Layla at Paolo sa isang gilid nang marinig ang isang malakas na iyak. Agad na kilala ni Layla kung kanino galing iyon kaya naman naglakad siya agad palapit dito. Hindi ka pwede rito. Tingnan mo naman yung damit mo, pangit. Konti na lang maging basahan ka eh. Maarteng sabi ng isang bata na blonde ang buhok, nakaupo sa labag ang kaawa-awang si Joy na agad namang dinaluhan ni Layla. Patricia, masama yan. Kunot noong saway ni Paolo nang marinig ang sinabi nito. Tinulungan ni Layla si Joy na makatayo. Anak, ano nangyari? Hinawakan ko lang naman po yung buhok niya kasi ang ganda tapos tinulak niya ako. Umiiyak na sumbong ni Joy. Tumingin si Layla sa bata na si Patricia saka sinamaan ito ng tingin. Kung hindi lamang ito bata ay baka pinatulan niya na ito. Patricia, huwag kang mga away. Siya si Joy, magiging kasama niya na siya dito. Sabi ni Paolo nang marinig ang sumboy ni Joy. Umirap naman si Patricia. Pangit niya. Huwag niya nga hawakan ang bukod dahil at dumi-dumi niya. Ayoko siyang makita rito. Sambit ni Patricia. Lalong lumakas ang iyak ni Joy. Hindi akalain ni Layla na may mga bata palang masama o gali. Paolo, asikasuin mo nga yung kliyente mo. Baka hindi ko yun matansya. Ayoko pa namang pumatol sa bata. Tara na Joy. Binuhat ni Layla si Joy at akmang tatalikod na nang hawakan siya ni Paolo sa braso. Sa'yo pupunta? Sa lunch area lang. Hintay ka na lang namin doon. Hinigit ni Layla ang kanilang braso saka dumiretso sa elevator. Nais niya nang umalis doon dahil baka hindi niya na mapigilan na gumanti sa batang iyon. Ang pinakaayaw pa naman ni Layla ay ang mga umaapi sa kanyang anak lalo na kung ang dahilan ay ang itsura nito o ang estado nila sa buhay. Naupo sila sa isang bakanteng sofa saka pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Joy. Mama, aalis na ba tayo? Gusto ko pong maging model dito. Nakangusong sabi ni Joy. Hindi naman nakasagot agad si Layla. Sa nangyari kasi kanina ay nagbago ang isip niyang payagan si Joy. Pero inaaway ka naman nila anak. Isa lang naman yan, Mama.
Mabait naman po sa akin yung iba eh. Nakangusong sabi ni Joy. Napabuntong hininga naman si Layla at niyakap na lamang ang anak. Sakto rin na nakakarating lamang ni Paolo. Nahihiya si Paolo dahil sa inakto ng isa sa kaniyang mga kliyente. Hindi malaman ni Paolo kung bakit nainis siya kay Patricia lalo na nung laitin pa nito si Joy sa harapan niya. Sinuwalang bahala na lamang ito ni Paolo dahil marahil ay ayaw niya na lamang na makarinig na nanlalait ng kapwa. Pasensya na kayo kay Patricia. Siguro may hindi lang nakuha ang batang yon kaya nagsusungit. Spoiled kasi yun. Kumakamot sa ulo na sabi ni Paolo, saka naupo sa tabi nila. Ayos ka lang ba, Joy? Opo, kuya. Ayos lang po ko. Lumipat ang tingin ni Paolo kay Layla. Napabuntong hininga na lamang siya nang mapansin ang simangot nitong mukha. Mukhang hindi na ito papayag na maging model niya si Joy. Akmang magsasalita na sana siya nang maunahan siya ni Layla. Pumapayag na ako sa alok mo pero kailangan ko pa rin ng kontrata. Bukas na lang sana tayo mag-usap, Paolo. Kung maaari, uuwi na muna kami. Nagniningning ang mga mata ni Paolo. Ganun ba? Salamat, Layla. Nakangiting tumingin si Paolo kay Joy na malawak din ang pagkakangiti saka binalik muli ang tingin kay Layla. Hatid ko na kayo. Hindi na. Pahatid mo na lamang kami at magkita na lang tayo bukas dun sa pwesto ko kanina. Asikasuhin mo muna si Patricia dahil ayoko namang ibubuli niya si Joy. Sige, ipapahatid ko na lang yung kayo sa driver namin. Mag-ingat kayo. Salamat, Layla. Tumango na lamang bilang sagot si Layla. Nais niya sanang magpahatid kay Paolo ngunit nahihiya siya sa munti nilang bahay. Tinawagan naman ni Paolo ang kanilang driver. Bago sila umalis, ay muling nagpaalam si Paolo kay Layla at Joy. Nang makaalis ang sasakyan ay napangiti na lamang si Paolo. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit para bang nasabik siya sa darating na umaga. Samantala, napaisip naman si Layla kung tama nga ba ang ginawa niyang desisyon. Napatingin siya sa kaniyang anak na tuluyan nangang nakatulog sa kaniyang braso. Tama nga ba na ipinilit niya lalo ang anak sa kaniyang ama? Kinaumagahan maagang hinanda ni Layla si Joy para sa pagkikita nilang muli ni Paolo. Inayusan ni Layla si Joy at binilhan pa ito ng bagong damit. Nais niya na rin maging presentable si Joy sa harap ng ibang kliyente ni Paolo. Samantala, nagbihis din si Layla ng damit na matagal nang nakatago sa box. Alas 10 pa lamang ng umaga ay nagtungo na sila sa pwesto kung saan sila nagkita ni Paolo. Mama, ayan na po si Kuya Pao oh. Napalingon si Layla sa tinuro ni Joy. Nakita niya na nakasandal sa kotse si Paolo. Pagamat pusong babae si Paolo, ay lalaki pa rin ito kung manamit. Hindi na nakaangal pa si Layla nang hilahin siya ni Joy patungo kay Paolo. Hi Kuya Pao! Bati ni Joy. Bumaba ang tingin ni Paolo sa bata sa kanginitian nito. Hindi maipaliwanag ni Paolo ang kakaibang saya nang muling masilayan ang bata. Hello Joy! Ang ganda-ganda mo baby girl! Mana ka sa akin! Biro ni Paolo saka piningot ang nang mahina ang pisngi ng bata. Umangat naman ang tingin nito kay Layla. Ang pretty mo naman sa dress mo na yan ah. Nagulat si Layla dahil sa pagpuri sa kaniya. Otomatikong pumula ang kaniyang pisngi kaya mabilis siyang yumuko upang maitago ang pula niyang pisngi. Salamat. Kanina ka pa ba rito? Tanong ni Layla. Pinagbuksan sila ng pinto ni Paolo kaya pumasok si Layla sa sasakyan. Hindi pa rin niya tinitingnan sa mata si Paolo dahil pakiramdam niya ay hindi pa humuhupa ang pula sa kaniyang pisngi. Oh mams, kanina pang alas 10. Alas 7. Wala ka kasing sinabing oras eh. Sagot ni Paolo. Saka pumasok na rin sa sasakyan. Pasensya na. Saan nga pala tayo mag-uusap? Sa office ko na lang. Pasensya na ulit sa nangyari kahapon ha. Napagsabihan ko na rin naman si Patricia. Ayos lang. Huwag na lang sanang maulit yon dahil pareho lang naman silang bata. Sabi ni Layla saka tumingin sa bintana. Tila ba nanibago siya sa nangyayari? Nasanay siya na maghapon ay naglalaba o kaya naman namamalimos ngunit sa isang iglap ay barabang bumalik siya sa dati niyang buhay. Buhay na kung saan nakasakay siya sa sasakyan at nakapang formal na damit. Sa buong biyahe ay tanging si Joy lamang ang nag-iingay. Marami itong tinatanong kay Paolo na sinasagot naman ni Paolo. Sa tuwing tinititigan ni Paolo si Joy ng matagal ay napapansin niya na tila ba magkamukha silang dalawa. Ngunit ang kaibahan ay babae si Joy.
Iniisip na lamang ni Paolo na coincidence lamang ito at guni-guni niya na lamang na para bang magkamukha sila ni Joy sa kahit anong anggulo. Pagdating sa studio ay dumiretso sila sa office ni Paolo sa first floor. Umawang ang bibig ni Layla dahil sa naabutang disenyo ng opisina. Pink lover ka pala. Natatawang sabi ni Layla na panguso naman si Paolo sa kanaupo sa swivel chair. Favorite color ko eh. Ako rin. Pink din yung favorite color ko. Sabat ni Joy. Napailing na lamang si Layla. Mag-ama nga talaga sila. Pag-usapan na natin ang magiging career ng anak ko. Sabi ni Layla sa kanaupo sa harapan ni Paolo. Kumuha ng isang folder si Paolo sa ilalim ng kaniyang mesa saka ito binigay kay Layla. Ayan ang kontrata. Nakasaad dyan ang mga maaaring kaharapin ni Joy. Huwag mo na lamang intindihin yung bayad dahil libre lamang ito. Saglit na tinitingnan ni Layla si Paolo bago muling ibinaling ang atensyon sa folder. Tahimik na binasa ni Layla ang kontrata samantalang sineniyasan-seniyasan naman ni Paolo si Joy na lumapit sa kaniya. Napansin ni Joy ang isang maliit na photo frame sa mesa ni Paolo. Wow! May picture ka po pala? Sambit ni Joy sa kakinuha ang picture frame. Mahina namang tumawa si Paolo. Ako yun, Joy. Nilapit ni Paolo ang frame sa tabi ni Joy. Magkamukhang magkamukha nga sila. Wow! Kamukha ko po kayo. Ikaw po ba ang papa ko? Napahinto si Paolo sa sinabi ni Joy. Samantalang nakuha naman ito ng atensyon ni Layla. Agad na tumikhim si Layla upang mawala ang atensyon na biglang lumitaw. Okay na. Payag na ako rito sa kontrata. Sabi ni Layla sa kapinirmahan ng kontrata. Bumaba ang tingin niya sa frame at para bang si Joy ang nasa litrato. Napabuntong hininga na lamang si Layla. Hindi niya naman maitatago habang buhay na si Paolo ang ama nalon at para bang kambal si Joy at Paolo. Kailangan niya na lamang maghanda sa mga mangyayari. Samantala bagamat nagkakaroon ng pagtataka sa isip ni Paolo ay isiniwalang bahala niya na lamang ang sinabi ni Joy. Baka coincidence lamang na magkapareho sila ng feature at para bang mag-ama. Imposible na rin naman yon dahil alam ni Paolo sa sariling na bakla siya at hindi papatol sa babae. Ngumiti si Paolo at kinuha ang kontrata na pirmado na. Isinilid niya ito sa cabinet saka tumayo. Tara na sa training ground. Alam ko excited na rin si Joy na simulan ang kanyang modeling training. Masayang sabi ni Paolo. Yay! Excited na talaga ako. Marami ako magiging friends at sisikat ako. Inosenteng sabi ng bata. Kumapit si Joy sa kamay ni Paolo saka naglakad palabas ng bahay. Napangiti na lamang si Layla. Heto na ata ang tamang panahon para unti-untiin na ipakilala kay Joy ang bakla niyang ama. Pagdating sa second floor ay agad na dumiretso si Paolo at Joy sa kumpulan ng mga bata na ino-orient ng isa sa mga staff ni Paolo. Samantala, nagtungo naman si Layla sa gilid. Hindi naman siya kailangan doon kaya mas mainam pang manood na lamang siya sa mga kasalukuyang tinuturo ang rumampa. Napatingin si Layla sa mga nakahilerang sandals. Napangiwi siya dahil sa taas ng heels ng mga ito. Paano kaya nakakayanan ng mga model na sumuot ng ganoong kataas na heels? Dala ng kuryosidad ay kinuha ni Layla ang isang heels na may 4 inches ang haba ng heels. Sinubukan niya itong isuot sa kanya pangiti na lamang dahil bagay ito sa kaniyang maliit at maputi na paa. Sa kabilang banda naman, hinanap ng mata ni Paolo si Layla. Napansin niya ito sa isang gilid na nagsusukat ng mga sandals at tila ba nais pang tumayo, suot ang mga ito. Hindi mapigilang mapangiti ni Paolo. Tila ba may mga bulaklak na lumilipad sa kaniyang tiyan habang nakatitig kay Layla. Nilingon niya si Joy na masiglang nakikipag-operate sa isa sa mga staff. Nang titigan siya ng staff at sinenyasan ito ni Paolo bago siya magtungo kay Layla. Bagay sa yung shoes na yan, Mi. Sambit ni Paolo. Napaangat ng tingin si Layla. Nagulat pa ito sa presensya ni Paolo. Akmang aalisin na sana ni Layla ang sandal nang pigilan siya ni Paolo. Ayos lang, huwag mo alisin. Pasensya na. Gusto ko lang na namang subukan ng mga isinusuot ng mga models. Nakakabilib lang kasi na nakakaya nilang maglakad at rumampa na suot ng mga ganito. Paliwanag ni Layla. Kaya nga may mga model trainer. Yun ang tungkulin ng studio na to. Ang sanayin at i-enhance ang mga model spirit nila. Natatawang sabi ni Paolo.
Kinuha ni Paolo ang itim na sandal na 5-inch heel. Ito, subukan mo. Lumuhod si Paolo sa harap ni Layla, saka inalis ang kasalukuyang suot nito. Isinuot ni Paolo ang itim na sandal kay Layla. Hindi maintindihan ni Layla kung bakit pakiramdam niya ay nag-iinit ang kaniyang katawan. Malamig naman ang studio. Ayan, ang ganda pero ang taas ng heels. Baka kung maglakad ako ay hindi na ako makatayo. Natatawang sabi ni Layla. Kaya mo yan, halika tumayo ka. Hinawakan ni Paolo ang kamay ni Layla saka tinulungan itong makatayo. Nanginginig pa ang tuhod ni Layla dahil sa suot niyang heels. Huwag mo akong bitawan ha, ang tangkad ng heels, grabe. Namamanghang sabi ni Layla habang nakakahawak sa balikat at kamay ni Paolo. Halos magkasintangkad na sila ni Paolo dahil sa kaniyang heels. Subukan mo kayo maglakad. Matutumba ako. Hindi ako sanay sa ganitong katangkad. Sambit ni Layla. Nilingon niya si Paolo at halos mahigit niya ang kaniyang hininga sa lapit ng kanilang mukha. Ang pamilyar na amoy na agad pumasok sa kaniyang ilong. Dahan-dahan lang. Gagabihan kita, okay? Balance mo lang sarili mo, Mamshi. Nakangiting sabi ni Paolo sa kadahan-dahang iginiya si Layla. Mahigpit ang pagkakahawak ni Layla sa balikat ni Paolo dahil sa takot na ring matumba. Maya-maya rin ay binitawan siya ni Paolo. Tiningnan niya pa si Paolo ng masama ngunit sinenyasan lamang siya nito na ipagpatuloy ang paglalakad. Huminga ng malalim si Layla. Bagamat nanginginig ang kaniyang tuhod ay sinubukan niya pa rin maglakad ng tuwing ngunit sa kasamaang palad ay may balat ng saging siyang natapakan. Malakas na napasigaw si Layla na nagpakuha ng atensyon ng lahat. Ipinikit ni Layla ang kaniyang mata at hinanda ang sarili sa sakit na magiging dulot ng pagkabagsak niya ngunit pagmulat ng kaniyang mata ay nasa harapan niya si Paolo na pinipigilan siyang bumagsak. Nalaki ang mga mata ni Layla at pakiramdam niya ay biglang namula ang buong mukha niya. Sino kumain ng saging at tinapon lang dito sa sahig? Sigaw ni Paolo. Na nagpagising kay Layla. Agad siyang inalalayan ni Paolo na makaupo bago nito tinulungan na alisin ang kaniyang heels. Pasensya ka na, Mams. Mukhang may bata na naman ang kumain ng saging dito. At dito lang tinapon ng balat. Sambit ni Paolo ngunit hindi nagsalita si Layla. Malakas pa rin ang tibok ng puso niya dahil sa nangyari kanina. Maiwan lang muna kita, Mamshi. Paalam ni Paolo saka ngumiti kay Layla bago ito naglakad palayo. Napayuko si Layla saka napahawak sa kaniyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagkabagsak kaya malakas ang tibok ng puso niya o dahil sa paraan ng pagsalo sa kaniya ni Paolo. Sa kabilang banda naman, pinigilan ni Paolo ngumiti nang tumalikod na siya kay Layla. Huminga siya ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit para bang hindi siya nandidiri kay Layla dahil sa ginawa niya. Tila ba nagbigay pa ito ng kilig sa katawan niya. Lumipas ang hapon at kasalukuyang hinahatid ni Paolo si Layla at Joy. Mahimbing na natutulog si Joy sa backseat samantalang nakatitig naman si Layla sa unahan. Paolo, salamat pala sa pagsalong mo sa akin kanina. Panimula ni Layla. Saglit siyang nilingon ni Paolo, saka ngumiti. Welcome, Ma'am Shi. Friend na ba tayo? Napangiwi si Layla sa tanong. Para bang may kumirot sa kaniyang dibdib pero isiniwalang bahala niya na lamang iyon. O naman! Sambit ni Layla at mahinang tumawa. Thank you, Moms! Sagot ni Paolo. Nagulat si Layla nang hawakan ni Paolo ang kaniyang kamay. Saglit siyang nilingon ni Paolo. Maging comfortable ka na. Ganyan talaga ako sa mga kapwa ko, girlies. Ani Paolo. Napatingin si Layla kay Joy mula sa salamin. Napaisip siya kung sakaling malaman nilang dalawa na mag-ama sila. Ano kaya ang magiging reaksyon ng isa't isa? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal ka nun. Sambit ni Paolo. Mahinang tumawa si Layla. Wala akong boyfriend. Totoo? Nangunot ang noo ni Paolo. Sino mo ni Joy? Wala. Huwag na natin pag-usapan. Baka marinig pa ng bata eh. For sure, pogi yun. Ang ganda-ganda bata ni Joy eh. Kamukha mo pa. Siguro kilala mo na ako nun. At ako ang napaglihan mo. Kamukhang kamukha ko eh. Natatawang biro ni Paolo. Kinagat ni Layla ang kaniyang ibabang labi kung alam lamang nito na siya talaga ang ama ni Joy. Pogi ka? Patingin nga.
Lumapit ng kaunti si Layla kay Paulo, saka hinawakan ng baba nito na tila ba ine-examine na ang mukha. Ganda nga, oo. Pero hindi pa naman kamukha si Joy. Filingera ka naman. Pagbibiro ni Layla. Ngumoso si Paulo. Ganda ko kayo. Tingnan mo pa ng maigi. Nagulat si Layla nang itigil ni Paulo ang sasakyan sa kalumapit ito sa kanya. Sobrang lapit na isang usog na lamang ni Layla ay mahahalikan niya na ang lalaki. Maganda. Flawless yan. Patong-patong skincare ko riyan. Pagyayabang ni Paulo. Napansin ni Paulo ang maliit na nunal sa gilid ng labi ni Layla. Anong ginagawa mo? Gulat na sabi ni Layla nang hawakan ni Paulo ang kaniyang nunal. Mahinang tumawa si Paulo. Pamilyar kasi yung nunal mo, te. Para bang nakita ko na siya noon? Sabi nito. Umayos ng upo si Layla at napahawak sa kaniyang nunal. Napalunok siya dahil ito rin ay napansin noon ni Paulo nung una silang nasa iisa silang kama. Lalaki mo lang yata yun eh. Sambit ni Layla na tinawanan na lamang ni Paulo. Itinuro ni Layla ang isang kanto kung saan dapat sila ihihinto. Isang maliit na kubo na kasya lamang si Layla at Joy. Salamat sa paghatid. Magkita na lang tayo bukas. Nakangiting sabi ni Layla. Nagulat si Layla nang halikan siya sa pisngi ni Paulo. See you tomorrow, moms! Ani Paulo bago pinaandar ang sasakyan palayo. Habang nagbabiyahe ay napapangiti na lamang si Paulo. Hindi niya maintindihan. Napakalakas ng tibok ng puso niya na nararamdaman ng halikan niya ang babae. Ngunit kung ano man iyon, hindi pandidiri ang nararamdaman ni Paulo, kundi saya. Sa kabilang banda, napangiti na lamang si Layla habang tinitingnan ang papalayong sasakyan ni Paulo. Lumipas ang mga araw at lalong naging mas malapit si Layla at Paulo sa isa't isa. May mga araw din na parabang hindi na sila mapaghiwalay dahil kung nasaan man si Layla ay naroon din si Paulo. Moms, bilisan mo naman tumae dyan ang baho! Sabi ni Paulo habang nakatakip ang kamay sa ilong. Magtiis ka dyan. Sabi ko sa'yo manatili ka na lang kay Joy tapos sumama ka pa talaga sa akin. Sigaw pabalik ni Layla. Mahina siyang natatawa dahil nai-imagine niya ang itsura ni Paulo na nakakunot noo at maarating nakatakip ng ilong. Mali ko bang magiging pasabog pala yung gagawin mo? Parang 2 taon o higit pa pang inipon yan sa tiyan mo eh. Walang CR sa bahay kaya 5 taon ko tong inipon. Nakakaya naman kung tatay ako sa ilog, di ba? Pagbibiro ni Layla na sinabayan niya pa ng malakas na tawa. Bilisan mo na lang dyan! Sigaw na lamang ni Paulo saka lumabas ng banyo. Napailing na lamang siya dahil sa kakulitan ni Layla. Napatingin siya sa kaniyang telepono nang tumunog ito. Nangunot ang kaniyang noo nang mabasa ang pangalan ng ama. Hello pa? Sabi ni Paulo gamit ang buong boses. Hindi kasi tanggap ng ama ang pagiging bakla niya kaya naman pilit niyang itinatago ang katauhan dito. Medirizan, may ginagawa ka ba? Nasa airport ako ngayon, pakisundo naman ako please. Surprise! Umawang ang labi ni Paulo sa gulat. Nanirahan panandalian ang kaniyang ama sa Spain, ngunit hindi niya naman akalain na bigla itong uuwi. Lumabas naman si Layla ng banyo nakakatapos lamang sa pagbabawas. Bakla, tapos na... Sinenyasan ni Paulo si Layla na manahimik na agad din namang nakuha ni Layla. Napansin ni Layla ang kaba sa mukha ni Paulo. Hindi naman kayo nagsabi na uwi pala kayo. Sabi ni Paulo, saka peking tumawa. Nagtataka namang si Layla na nakatingin dito. Surprise nga hindi ba? Kaya sundin mo na ako rito. Hindi ko kasama ang mama mo kaya naiinip na ako. Hindi kita rito. Pao-pao. Ciao. Pinatay ni Kael ang ama ni Paulo ang tawag. Nanghihina lamang na ibinaba ni Paulo ang telepono. Ano ba nangyayari sa'yo? Para kang bulating na wala ng kaluluwa. Nakangising. Wika ni Layla. Nagulat na lang siya nang hawakan ni Paulo ang kaniyang balikat saka lumapit sa kanya. Sumama ka sa akin Layla. May susunduin lang ako. Nag-aalala si Paulo dahil inaalala niya ang naging usapan nila noon ng ama. 5 taon na ang nakakalipas. Ito ay ang magkaroon siya ng girlfriend na senyales na hindi talaga siya bakla. Iyon kasi ang naging kondisyon nila kaya naman kaysa makipagtalik siya sa babae. Sino? Saka paano si Joy? Tanong ni Layla. Ayos lang siya ron. Tsaka saglit lang naman tayo kaya tara na. Hindi na nakaangal pa si Layla nang hilahin na siya ni Paulo. Mabilis,
ang hakbang nito patungo sa kotse. Kalma lang! Namamawis ka no! Kinuha ni Layla ang panyo saka pinunasan ang noo ni Paolo. Nanikip lalo ang dibdib ni Paolo dahil sa lapit ng kanilang mukha, samantalang napansin naman ni Layla ang kanilang posisyon kaya mabilis siyang lumayo dahil sa naramdamang pagkailang. Sana nga madala sa kalma to, Mamshi. Sabi ni Paolo saka pinagbuksan ng pinto ng sasakyan si Layla. Habang bumabiyahe ay malakas ang tibok ng puso ni Paolo. Ang tanging iniisip niya lamang ay kung paano niya ipepresenta ang sarili sa ama. Napatingin siya kay Layla na nakatingin sa bintana. Hindi naman siguro aangal si Layla kung sakaling ito ang ipakilalang girlfriend ni Paolo. Bukod dito, close na rin naman sila para magkunwari bilang magsyota. Sa kabilang banda, napansin ni Layla na nasa airport sila patungo. Tumingin siya kay Paolo, napatingin-tingin din sa kanya. Ano nangyari sa'yo? Nanginginig ka na oh! Ani Layla saka hinawakan ang hita ni Paolo upang pakalmahin nito. Tila, naniga si Paolo sa bigla ang galaw ni Layla. Bumaba ang mata niya sa kamay na nasa kaniyang hita saka walang pasabi na hinawakan ito. Nagulat doon si Layla na naging dahilan ng pagkailang at paglakas ng tibok ng puso niya. Pasensya ka na, kinakabahan talaga ako Layla. Ayos lang ba sa'yo na... Napatigil si Paolo sa kanapabuntong hininga. Naramdaman ni Layla ang paghigpit ng hawak ni Paolo sa kanya. Na... Basta, sumabay ka na lang mamaya ah. Nandito na tayo. Binaling ni Layla ang kaniyang tingin sa bintana ng kotse. Nakaparada na ang kotse at nauna na siyang lumabas mula rito. Lumapit siya kay Paolo upang tanungin ito kung sino nga ba ang pakay dito ngunit nangibabaw ang kakaibang kuryente sa kaniyang katawan nang hapiti ni Paolo ang kaniyang baywang at nagsalita na para bang tunay na lalaki. Pa, sakto! Narito na kayo. Kakaparada lang namin. Kasama ko nga pala ang girlfriend ko. Natameme si Layla sa gulat at hindi makapaniwalang tiningnan si Paolo. Kailan pa siya naging girlfriend ng baklang ito? Binuka niya ang kaniyang bibig upang sana'y magkomento ngunit naramdaman niya ang paghaplos ni Paolo sa kaniyang baywang na lalong nagbigay ng kakaibang sensasyon sa kaniyang katawan. Girlfriend mo pala si Layla? Sabi ni Kael na nagpakuha ng atensyon ni Layla. Ang malakas na tibok ng kaniyang puso ay lalong dumoble dahil sa kilig kundi dahil sa kaba nang makita ang dating customer. Ama mo siya, Paolo? Tanong ni Layla habang diretso ang tingin kay Kael na masama ang titig sa kanya. Oh, magkakilala pala kayo? Hindi ko alam na ang gusto mo pala ay babae. Ay... ang hindi marunong sumunod sa pinag-uusapan. Matigas na sabi ni Kael. Napalunok si Layla, kaakibat ng pag-aalala sa kaniyang nakaraan. Anong ibig mo sabihin pa? Nagtatakang tanong ni Paolo. Diretso pa rin ang tingin ni Kael kay Layla. Wala nak. Tara na sa kotse. Pagodin kasi ako. Tiningnan ni Kael si Layla mula sa paa hanggang sa ulo. Bago na pailing-iling saka siya pumasok sa kotse. Hindi naman magkamuyaw ang puso ni Layla dahil alam niyang dito na magsisimula ang kaniyang kalbaryo. Samantala nagtataka naman si Paolo dahil sa kakaibang atmosfera na namuo kanina. Magkakilala pala kayo ni Papa? Sabi ni Paolo kay Layla. Oo, customer ko siya rati na sa pinagtatrabahuan ko. Kinakabahang sagot ni Layla. Mabuti naman at kilala ka na niya. Pasensya na kung ginawa kitang girlfriend. Si Papa kasi gustong-gusto maging lalaki ang anak niyang bading. Ayos lang. Tara na sa kotse. Naghihintay na rin ang tatay mo. Pumasok sa kotse si Layla ngunit nagulat siya nang bulungan siya ni Kael. Ang usapan ay usapan, Layla. Kapag nasira ang relasyon naming mag-ama, dahil sa hindi mo pagtupad, malalagot ka sa akin. Saktong pagpasok ni Paolo sa kotse ay ang paglayo ni Kael. Buong biyahe ay tahimik lamang si Layla. Dapat ay inasahan niya na ito magmula nung makita niya si Paolo. Ngunit naging kampante siya at ngayon ay hindi niya alam ang dapat bang gawin. Noong araw na iyon ay maagang umuwi si Layla at Joy. Hindi na siya nagpaalam pa kay Paolo na abala sa paglilibot sa tatay niya sa studio. Tahimik lamang na umiinom sa labas ng bahay si Layla ng alak. Ngayon na lang ulit siya umiinom ng alak. Ito kasi ang kaniyang pampakalma at tila ba gamot upang makapag-isip siya ng matino. Mama, ano'y iniinom mo?
Tanong ni Joy na nakasilip sa pinto. Nilingon ni Layla ang anak. Joy, pumasok ka lang sa loob. Matulog ka na. May modeling training ka pa bukas. Ani Layla na medyo nalalasing dahil sa isang oras niyang pag-iinom. Pero mama, isang oras ka na po riyan. Hindi ka pa po tapos? Gusto mo tulungan na kita inumin yan? Mahinang natawa si Layla. Wag nang maraming tanong anak. Pumasok ka na sa loob at matulog ka na. Sunod ikaw mama? Oo, susunod ako, sige na. Nilagok ni Layla ang alak na nasa shot glass. Napahilot siya sa kaniyang ulo sa kamahinang nahampas ang mesa. Hindi niya na alam ang gagawin. Paano niya malalayuan si Paolo gayon? Ito ang trainer ni Joy. Nagsisisi siya na pumayag siya sa alok ni Paolo nung una pa lang. Layla? Naningkit ang mata ni Layla nang tumingin kay Paolo na kakarating lang. Nagulat si Paolo nang maabutan na umiinom si Layla. May umusbong na ini sa kanya ngunit hindi niya na lamang ito pinahalata. Anong problema? Bakit ka umiinom? Naiinis na sabi ni Paolo sa kakinuha ang bote ng alak na akmang lalagukin ni Layla. Paolo, ikaw pala yan. Ano ginagawa mo rito? Nakangising tanong ni Layla. Umaga na ba? Dagdag pa niya. May dala akong pagkain. Nagtaka kasi ako dahil wala na kayo ni Joy kanina sa studio. May problema ba tayo? Bakit ka umiinom? Nagalit ka ba na pinagpanggap kitang girlfriend? Sunod-sunod na tanong ni Paolo. Hindi no, sanay naman ako magpanggap. Tsaka pwede ba? Umalis ka na. Akmang itutulak ni Layla si Paolo nang mahawakan nito ang kamay ni Layla. Tama ng inom. Nasaan si Joy? Tulog na ba? Ikaw? Ang pogi mo no? Tumatawa si Layla sa kahinawakan ng pisngi ni Paolo. Naniga si Paolo sa kaniyang pwesto. Hindi niya maintindihan bakit nagre-react ang sarili niya sa ganoong mga galawan ni Layla na tila ba tunay siyang lalaki. Maganda ako, okay? Tara na. Kiss mo nga ako. Lasing na sabi ni Layla na nagpagulat kay Paolo. Kiss mo ako, kiss kita. Ani Layla. Hindi nakasagot si Paolo ngunit nagulat na lamang siya nang halikan siya ni Layla. Matagal at ubod ng lumalay na halik. Napahawak si Paolo sa baywang ni Layla at nang halika ni Paolo pabalik si Layla at doon napagtanto ni Paolo na hindi na tama ang nararamdaman niya. Kinabukasan, nagising si Layla na sobrang sakit ng kanyang ulo. Kinapa niya ang tabi ng kama ngunit napabangon siya dahil wala ang kanyang anak. Agad siyang binundol ng kaba ngunit ito ay naudlot sa napansin na papel sa kama. Good morning Layla, Paolo ito. Sinundo ko na si Joy dahil mahimbing ka pang natutulog. May soup dyan sa mesa, inumin mo. Pampawala yan ng hangover. Ayan, inum pa. Napasigaw si Layla sa gulat at napahawak sa kaniyang ulo. Alam ni Paolo na uminom siya at nabahala siya dahil hindi niya maalala ang nangyari kagabi. Paano kung may nasabi siya kay Paolo? Paano kung sinabi niya na ang totoo rito? Mabilis na inayos ni Layla ang sarili sa kakinain ng soup. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa simpleng ginawa ni Paolo. Hindi niya na maintindihan ang sarili. Para bang umaakto siya kung paano siya umakto noon. Sa isiping iyon ay agad na napailing si Layla. Hindi niya maaaring mahalin si Paolo. Magkaiba sila ng mundo at kahit kailan ay hindi magiging tama sa mata ni Kael ang pagmamahal niya kay Paolo. Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa photoshoot si Paolo kasama si Joy at si Kael. Napansin ni Joy si Kael na seryosong nakatingin kay Paolo. Lolo ka po ba? Tanong ni Joy. Nagulat si Kael sa tanong nito. Ang bata mo pa pero nakaka-offend ka na. Nakasimangot na sabi ni Kael saka umiling. Ano pong pangalan niyo? Ako si Kuya Kael. Anak ko si Kuya Paolo niyo. Nilingon ni Kael si Joy at halos malaglag ang panganiya sa itsura nito. Kamukhang kamukha ito ni Paolo. Okay po. Sabi ni Joy. Kinasot pa ni Kael ang kaniyang mata pero kamukha talaga ito ni Paolo. Sinong nanay mo? Si Mama Layla po. Nakangiti sagot ng bata. Umawang ang bibig ni Kael kasabay ng pagkuyom ng kaniyang kamao. Nagbunga ang pinagawa niya kay Layla at wala man lang sinabi si Layla patungkol dito. Samantala, katatapos lamang ng shoot ni Paolo nang dumating si Layla. Nangunot ang noo ni Kael nang makita si Layla na nakahawak sa braso ng kaniyang janitor sa studio. Salamat ah. Takot talaga ako sa butiki kaya napakapit ako sa'yo. Salamat din sa pagkatid. Ani Layla, napabusangot ang mukha ni Paolo at nawala siya sa modo sa nakita.
Sinalubong naman ni Joy si Kael. Si Layla. Nagulat si Layla nang makita si Joy na puno ng pagkain nagdala. "Saan yan galing, baby?" Kunot noong tanong ni Layla. "Kay Lolo po. Tawagin ko raw po siyang Lolo, Mama." Tumingin si Layla kay Kael na ubod ang sama ng tingin sa kanya. Ngumisi si Kael. "Hindi mo sinabi sa akin na may apo pala ako. E di sana nakuha ko na siya sa'yo. At pinalaki kong mayaman. Hindi mas musi na tulad mo." Nagulat si Layla sa sinabi ni Kael. Hindi na siya nakapagsagot dahil nilampasan na siya nito at sinadya pang banggain ang kaniyang balikat. Napakuyom ng kamao si Layla. Napakakapal ng mukha na ang kininang ang anak niya. Napatingin si Layla kay Paolo na nakatingin din sa kanya. Nangunot ang noon niya nang irapan siya nito. "Joy, tara kay Kuya Paolo mo," ani Layla. Lalayoan niya na sana dapat si Paolo ngayon ngunit nais niya munang magpasalamat sa ginawa nito sa kanya. Napagdesisyonan din ni Layla na ipapatanggal niya si Layla sa pangangalaga niya at ipapalipat ito sa iba. Ito na rin ang kaniyang paraan upang makalayo sa gulo. "Anong problema mo? Bakit hindi ka namamansin?" tanong ni Layla. "Ay, buti kapit nga ako sa'yo, tre!" Umirap muli si Paolo. Naiinis si Paolo dahil sa janitor pa nila na ipakita ni Layla ang weakness nito sa butiki. Hindi naman big deal pero naiinis pa rin siya lalo na nung makita ang nakakapit na kamay ni Layla sa braso ng janitor. "Baliw ka na. Ano nangyayari sa'yo, ha?" "Doon ka na sa janitor. Don't touch me." "Kapal!" Binatuka ni Layla si Paolo. "Tigilan mo nga yan. Para kang tanga. Pinapakita mo pa sa bata." Tukoy nito kay Joy na abala sa pagkain. "Pagkatapos mo akong halikan kagabi?" "Ano?" Nalaki ang mata ni Layla. Narinig niya ang sinabi ni Paolo kaya pakiramdam niya ay nagiinit ang pisngin niya. "Wala, bingi." "Kung ano man ang nangyari kagabi, wala yun." Ngumuso si Layla saka umiwas ng tingin. "Wala ro. Sus, crush mo lang ako eh." Lumakas ang tibok ng puso ni Layla. "Hindi oh." "Weh." Paglingon ni Layla ay nagulat siya sa lapit ng mukha ni Paolo. Tumingin si Paolo sa kaniyang labi saka sa kaniyang mata. "Gusto mo, ulitin natin ang halik para mapagtanto mong crush mo ko." "Tumigil ka nga, Bax! Kadiri! Kadiri ka!" Utal niyang saad na tinawanan lamang ni Paolo. Dinaan na lamang sa simangot ni Layla upang hindi mahalata ang lakas ng tibok ng kaniyang puso. "Kamusta ang hangover?" Binalik ni Layla ang tingin kay Paolo. "Salamat sa soup." Maikling sabi ni Layla. Pero hindi na natapos ni Layla ang sasabihin nang tawagin na ng photographer si Paolo. Nagulat na lamang si Layla sa hindi inaasahan na ginawa ni Paolo. "Wish me luck, babe." Kumindat ito at nag-flying kiss pa. Namula lalo si Layla sa kainirapan si Paolo ngunit nang tumaligod siya ay sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sa kabilang banda naman ay napailing na lamang si Paolo sa ginawa. Habang nasa photoshoot ay naisip niya ang kaniyang mga naramdaman sa mga nakaraang araw. Hindi na normal ang nararamdaman niya kay Layla at sigurado na siyang mahal niya na ito. Ang tanging kailangan niya na lamang ay ang sabihin ang tunay na nararamdaman kay Layla na pinakaunang babae na kaniyang minahal. Hindi na hinintay pa ni Layla si Paolo na matapos sa photoshoot. Pinaalam na lang naman ni Layla ang kaniyang desisyon sa staff ni Paolo bago siya umuwi kasama si Joy. Umiiyak naman si Joy dahil sa naging desisyon ng ina. "Pero gusto ko po mag-train sa akin ay si Papa Paolo." "Papa Paolo?" Nagtataka ang tanong ni Layla. "Opo, kamukha ko kasi siya sabi ng mga tao ron kaya niisip ko rin na papa ko siya. Nasaan ba ang papa ko, Mama?" Hindi nakapagsalita si Layla. Ito ang kauna-unahang beses na tinanong siya ni Joy patungkol sa kaniyang ama. Nakaramdam siya ng konsensya pero mas nanaig ang kaniyang nais na lumayo kay Paolo para maiwasan ang gulo. "Matulog ka na anak. Bukas, makikita mo ang new trainer mo. Sigurado ako mas matuturuan ka niya." "Pero sinali ako ni Papa Paolo sa model contest, Mama. Paano na yun?" "Sabi ni Papa Paolo siya raw maghahanda sa akin para ron eh." Bagamat nagulat sa sinabi ni Joy ay hindi niya na lamang ito ipinahalata bagkus ay pinahiga sa kama at pilit pinatulog. Hindi niya nga alam na kasali na pala sa model contest ang anak niya. Kung pwede lang sanang lapitan ngayon si Paolo at sabunutan dahil sa pagdesisyon na hindi siya kasama ay baka ginawa niya na ito. Sa kabilang banda, masayang nagtungo si Paolo sa studio ngunit nagulat siya sa nagsagap na balita.
Akmang aalis na siya sa studio nang harangin siya ni Kael. Huwag mo nang pilitin na bumalik si Layla de Paulo. Walang may dudulot na mabuti ang babaeng yun sa'yo. Pa, alam mong pinagsasabi mo? Girlfriend ko si Layla. You two don't act like you are a couple. Natameme si Paulo. Tama ng pagsisinungaling anak. Hayaan mo na siyang sumakabilang trainer, okay? Marami namang model dyan na pwede mong patipuhan. Ayoko sa kanila pa. Tsaka please lang, tama na sa pagdedesisyon sa buhay ko. Mahal ko si Layla. At hindi ako papayag na ibang magtitrain sa tinerato kong anak na si Joy. Kaya please, hayaan mo na ako. Hindi na alintana ni Paulo ang paligid na naging saksi sa pag-uusap nilang mag-ama. Ang tanging layunin na lamang ni Paulo ay aminin kay Layla ang lahat bago pa itutuluyang mawala sa kaniyang landas. Samantala, tulala lamang na nakatingin si Layla sa paligid. Tulog na si Joy kaya naman nagkaroon na siya ng oras upang pag-isipan ang kaniyang mga ginagawa. Hindi siya mapakali sa isiping hindi niya na makikita si Paulo. Mag-iiba siya ng trainer ni Joy at may posibilidad man na magkahalubilo sila ni Paulo ngunit natatakot siya na may magbago. Pero yun naman ang gusto niya, ang layuan si Paulo dahil hindi sila karapat-dapat para sa isa't isa bukod dito. Alam na rin ni Kael na anak nila ni Paulo si Joy. Baka nga sa oras na ito ay sinabi na ni Layla ang totoo kay Paulo at hinahanda na lamang ni Layla ang kaniyang posibleng maging paliwanag. Ngunit ang lubos na nagpapaluha sa kaniyang isipan ay ang posibilidad na makita ni Paulo na masaya sa iba. Inamin na ngang tuluyan ni Layla sa sarili na mahal na niya si Paulo, na ni minsan ay hindi na niya ito tinigilang mahalin. Kaya pala, hindi siya umaakto na nang manliligaw dahil kahit noon ay may nakaalaan na talaga sa puso niya na hinihintay lamang na muli niyang makasalamuha. Nakakatawan man isipin ngunit mula noon hanggang ngayon, si Paulo pa rin talaga ang nais niya kahit magkaiba man sila ng mundo na ginagalawan. Nagising si Layla sa mahabang pag-iisip nang marinig ang boses ni Paulo. Layla, umiinom ka na naman ba? Nilingon niya si Paulo. Anong ginagawa mo rito, Paulo? Hindi na ikaw ang trainer ng anak ko ah. Masungit na sabi ni Layla. May kontrata tayo, Layla. May pinirmahan kang kontrata na mapaghanggang buhay ay ako ang hahawa kay Joy at wala nang iba. Matigas na sabi ni Paulo. Kontrata? Nasaan? Pinakita ni Paulo ang kontrata ngunit napasinghap si Paulo nang punitin ito ni Layla. Ayan, wala nang kontrata. Kumirot ang dibdib ni Layla nang mapansin ang gulat sa mata ni Paulo. Ang pagkadismaya at sakit nakitang-kita sa mata nito. Samantala, hindi maintindihan ni Paulo kung bakit nakapagdesisyon ng ganon kabilis si Layla. Konektado ba rito ang kaniyang ama o hindi lang talaga nito nais makasalamuha ng bakla? Sa isipang iyon ay nanikip ang dibdib ni Paulo. Hinawakan niya ang balikat ni Layla saka tinitigan nito ng mariin. Hindi ko alam kung anong gayuma ang binigay mo sa akin at nagkakaganito ako. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Gulat na tumingin si Layla kay Paulo. Bitawan mo nga ako? Anong ibig mong sabihin? Pagmamaang maanga ni Layla. Malakas ang tibok ng kaniyang puso dahil sa clue na binigay ni Paulo. Napahilamos sa mukha si Paulo saka napasabunot sa sarili. Nais nang sabihin ni Paulo ang nararamdaman pero nangingibabaw ang takot sa isasagot ni Layla. Nawala ang tapang niya na inipon upang umamin kay Layla. Layla, hindi mo ba nararamdaman? Natatawang sagot ni Paulo. Tahimik lamang siyang tiningnan ni Layla kahit mayroon ng clue ang dalaga. Natatakot lamang siya na magsalita dahil baka mali ang iniisip niya. Mahal kita, Layla! Hindi agad nakasagot si Layla. Umawang ang kaniyang bibig pero agad din namang sumara. Malakas ang tibok ng kaniyang puso sa ginawang pag-aming ng binata. Hindi pwede, Paulo. Sa simpleng salita na iyon ay nakaramdam ng kirot at pagkapahiya sa sarili si Paulo. Bakit hindi pwede? Umalis ka na, Pao. Ani Layla at akmang papasok na sa bahay nang hawakan ni Paulo ang kaniyang braso. Bakit hindi pwede? Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit hindi pwede na mahalin kita. Hindi ka ba tumatanggap ng bakla, Layla? Handa akong magpakalalaki para sa'yo. Hindi akalain ni Layla na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na magmakaawa sa kanya si Paulo ngunit ngayon ay tila naghahabol ito para sa pagmamahal niya. Kung hindi lamang kay Kael, ay umamin na rin sana si Layla sa nararamdaman niya. Ayaw niyang masira ang pinag-usapan nila ni Kael at ayaw pa malaman ni Paulo ang tungkol kay Joy. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Umalis ka na, please. Hindi mo ako naiintindihan, Paulo.
hindi mo ako kilala para mahalin mo. Wala ka pang masyadong kaalaman sa kung sino talaga ako at kung ano talaga ang aking nakaraan. Kaya yung pagmamahal na nararamdaman mo, infatuation lang yan. Kaya please umalis ka na. Dire-diretsyong pumasok si Layla sa bahay. Napasandal siya sa pinto at napadaos-dos pababa ng puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Sinayang niya ang oportunidad na umamin dahil sa naging reaksyon ni Paolo at sa magiging kahinatnan nila ni Joy. Napatingin si Layla kay Joy. Pasensya nak, hindi mo pa makikilala ngayon ang iyong ama, sabi niya sa sarili. Sa kabilang banda ay natameme si Paolo sa narinig. Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Ini siyang naglakad sa sasakyan. Napahiya siya sa pag-amin at lalong nasaktan siya sa sinabi ni Layla. Pumasok siya sa kotse at napasuntok sa lamang sa steering wheel. Napatingin siya sa kaniyang telepono nang tumawag ang kaniyang ama. Sinagot niya naman ito agad. Sinayang mo lang ang oras mo sa pokpok na yun, anak. Nangunot ang noon ni Paolo. Napatingin siya sa paligid. Napansin niya ang isang asul na kotse na hindi kalayuan. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Sinundan siya ng kaniyang ama sa bahay ni Layla. Pinatay niya ang tawag sa kapinaandara kotse patungo sa sasakyan ng ama. Pagkaparada malapit dito ay bumaba sa kotse, ganon din si Kael. Kumusta? Nagmukha kang desperado ron ah. Bakit niyo ba ako sinundan pa? Nag-aalala lang kasi ako kung saan ka pupunta. Hindi na ako bata pa. Kaya ko na ang sarili ko. Nagulat si Paolo nang hawakan siya sa balikat ni Kael. Anak, maraming babae dyan na pwede mong mahalin. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa Spain. Isama mo ang anak mo at maghanap ng bagong babae sa Spain na manirahan doon. Magandang indiyahin, di ba? Inalis ni Paolo ang kamay ni Kael sa balikat nito. Una sa lahat, wala akong anak. Pangalawa, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Hindi ba itong gusto mo pa? Ang magmahal ako ng babae? Oo. Pero hindi si Layla. Ano bang pakilam mo? Buong buhay ko sinunod kita. Pati ba naman sa babaeng mamahalin ko? Hindi na napigilan ni Paolo na pagtaasan ng boses ang ama. Sumabay pa kasi ito sa init ng kaniyang ulo at sa kirot ng kaniyang puso. Gusto ko lamang ang makakabuti sa inyo pati ng apo ko. Apo? Wala akong anak! Nanguyom ang kamao ni Paolo. Hindi pa sinasabi sa'yo? Pambihira! Malakas na tumawa si Kael na nagpataka kay Paolo. Hindi mo ba napapansin ang pagkahawig ninyo ni Joy? Ni minsan ba ay hindi mo naisip na posibleng anak mo si Joy? Napalunok si Paolo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Napansin niya na magkahawig sila ngunit coincidence lamang ito. Coincidence lamang yun pa. Hindi ibig sabihin anak ko na siya. Ngayon ko nga lang nakilala si Layla. Ngayon nga lang ba? Ngumisi si Kael bago pumasok sa sasakyan nito. Walang paalam itong humarurot paalis at iniwan si Kael na puno ng pagtataka. Pamilyar nga si Layla sa kanya noong una pa lamang niya ito nakilala. Nakakapagtaka rin na kilala siya ng papa niya. Dumagundong ang kaba sa dibdib ni Paolo. Hindi niya kilala niya na talaga noon pa si Layla at si Joy ay anak niya. Ngunit bakit ngayon pa lamang sila nagkita? Kinabukasan, nagising si Layla dahil sa tawanan. Nangunot ang kaniyang noo at lumabas ng bahay. Nagulat siya nang makita roon si Joy at si Paolo na masayang kumakain. Ano ginagawa mo rito? Gulat na sabi ni Layla. Nagulat si Layla nang tignan siya ni Paolo nang walang kahit anong reaksyon sa mukha. Joy, naalala mo yung napag-usapan natin kanina? Tanong ni Paolo kay Joy. Agad namang tumango si Joy. Mama, pasok lang po ako sa loob. Ani Joy saka dire-diretsyong pumasok sa bahay. Nangunod naman ang noon ni Layla. Ano ginagawa mo rito? Nagulat si Layla nang hawakan siya ni Paolo sa braso. Mahigpit ngunit hindi naman ito nakakasakit. Ano ko ba si Joy? Nalaki ang mata ni Layla sa narinig. Otomatikong tumibok ng malakas ang puso niya. Samuyan na laman, ani Layla. Hinila nito ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Paolo. Layla, sabi mo na sa akin ang totoo. Anak ko ba si Joy? Bawat salita ay may diin na lalong nagpalambot sa puhod ni Layla. Mukhang sinabi na ni Kael ang totoo kay Paolo kaya wala na siyang magagawa kundi sabihin na rin. Yumuko si Layla sa katumango. Nagulat siya nang marinig ang malakas na paghampas ni Paolo sa lamesa. Totoo nga sinabi ni Papa. Anak ko nga si Joy. Sabihin mo nga sa akin, Layla. Paano tayo nagkaanak ngayon? Ngayon lang kita nakita. Tumayo si Paolo sa kahinawakan ang magkabilang balikat ni Layla.
Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit dahil sa ngayon niya lang nalaman na anak niya si Joy. Dismaya sa hindi pagsasabi ni Layla ng totoo. Ngunit may saya dahil sa posibilidad na magkaroon na ng isang pamilya. Huminga ng malalim si Layla. Tuluyan na ngang tumulo ang luha na pinipigilan nito. Hindi ko sinabi kasi may deal kami ng papa mo. Deal? Anong deal? Kumalma ka please. Anong deal, Layla? Napahilamos sa mukha si Paolo. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya. Napalunok si Layla bago nagsalita. Nakayoko pa rin ito sa takot na makita ang inis na reaksyon sa kanya ni Paolo. Nagtatrabaho ako noon bilang dancer sa bar. Isa kang customer doon, Paolo. Noon pa man, mahal na kita. Nakatitig si Paolo kay Lala. Naalala niya nga na 5 taon na ang nakakaraan ay madalas siya sa bar tumambay. Ako ang nagsiserve sa'yo kahit hindi ako waitress. Nakikita ko pa kung paano ka mandiri sa akin noon sa tuwing sumasayaw ako sa harapan mo. Hindi mo ako makikilala dahil nakamask ako. Pero isang araw, nalaman yun ni Kael. Sinabihan niya ako na magkaroon ng deal. Noong mga oras na yun ay kailangan ko ng pera. Binigyan ka niya? Oo, pero may kapalit. Yun ay gahasain ka para maging lalaki ka. Napiyok, panang kaunti si Layla habang nagkukwento. Mahinang napasinghap si Paolo. Hindi niya akalain na magagawa iyon ng kanyang ama. Pero imbes na pilitin ka ay nilagyan ng gamot pampa, ganang inumin mo. May nangyari sa atin noon. Hindi mo man maalala dahil malakas ang gamot na pinainom ko sa iyo noon na tiniyak ko talaga na wala kang maalala na kahit anong parte na ginawa natin. Binayaran ako ng tatay mo pero nanakaw ang check. Nakiusap ako sa tatay mo na bigyan ako ng panibago ngunit hindi niya na ako binigyan. Patuloy sa pagtulo ng luha ni Layla. Naalala niya ang kaniyang pagkalugmok. Binalaan niya ako na huwag sasabihin sa iyo totoo dahil ayaw niyang masira ang relasyon niyong mag-ama. Pero may nabuo. Si Joy. Nais ko sana sabihin sa iyo pero naalala ko ang deal namin. Sinabihan ko na lamang si Kael na magpapakalayo ako upang makalayo sa iyo. At heto na nga. Namuhay kami sa kalsada ni Joy. Walang tumulong sa akin maging ang pamilya ko. Noon kasi mayaman kami kaso tinaboy ako ng kaanak ko nang mamatay si Daddy. Hanggang ngayon ay pinipilit kong kinakalimutan ang alaala na sana'y nakabaon na sa lupa. Pagtatapos ni Layla sa kwento niya, umangat siya ng tingin kay Paolo. Nagulat siya nang yakapin siya nito. Sorry Layla. Pasensya na sa mga naranasan mo ha. Hindi ko alam. Niyakap pabalik ni Layla si Paolo na wala ang kaba sa kaniyang puso. Bumitaw sila sa pagkakayakap at nagtaka si Layla nang tumayo si Paolo. Ipakilala mo ako kay Joy. Hindi bilang trainer, kundi bilang ama. Nakangiting tumango si Layla sa katinawag si Joy na lingid sa kaalaman nila ay kanina pa pala nakasilip sa pinto. Umiiyak ito habang nakatingin kay Layla. Mama, tatay ko po ba talaga si Papa Paolo? Tanong ni Joy. Nagkatinginan si Paolo at Layla. Oh anak, dito your papa. Yakapin mo na. Pinunasan ni Joy ang kanyang mga mata sa kaniyakap ng mahigpit si Paolo. Tila may kumawalang bigat sa dibdib ni Layla. Naamin na niya ang lahat kay Paolo at masaya siya sa kinahinatnan nito. Layla, mahal mo pa rin ba ako? Tanong ni Paolo. Ngumuso si Layla. Hindi naman kita tinigilang mahalin eh. Lumitaw ang ngiti kay Paolo at hinapit din ang baywang ni Layla. Paano si Kael? Nag-aalala ang tanong ni Layla. Ako na bahala sa kanya. Sa ngayon magbihis kayo. Mamasyal tayo bilang isang buong pamilya. Nakangiting sabi ni Paolo. Masaya namang pumasok si Layla at Joy sa loob upang magbihis. Napatingin si Paolo. Sa kaniyang telepono kung saan tumatawag ang ama niya. Ang ama niya na walang ibang ginawa kundi makialam sa buhay niya. Buong maghapon ay namasyal sila sa iba't ibang lugar. Masaya si Paolo sa nalaman. Nais niyang bumawi sa pamilya na hindi niya nasuportahan ng matagal na panahon. I love you. Nakangiting sabi ni Paolo habang naglalakad sila sa parke. Ngumuso naman si Layla upang maitago ang ngiti. Oo na. Ika-crush back na kita. I love you too. Sagot ni Layla. Ikaw kaya unang nagka-crush sa akin. Pangasar ni Paolo na inirapan na lamang ni Layla.
Nagulat si Layla ng pagharap niya ay sumalubong sa kanya ang halik sa labi ni Paolo. Nalaki ang kaniyang mata sa kahinampas ang lalaki. May bata! Nakatuligod naman. Natatawang sabi ni Paolo. Inikot na lamang ni Layla ang mata. Pilit niyang itinatago ang kilig na nararamdaman. Samantala, masaya naman si Paolo dahil hindi lang si Layla ang nakuha niya kundi pati na rin ang napakaganda niyang anak. Kinagabihan ng araw na iyon ay hinatid ni Paolo si Layla at Joy sa kanilang bahay. Next time, sa bahay ko na kayo titira. Sa ngayon may kailangan muna akong ayusin. Pagpapaliwanag ni Paolo kay Joy na ayaw na siyang paalisin. Pupunta po ba kayo rito bukas? Umangat ng tingin si Paolo kay Layla, nanginitian siya. Oh anak, kaya salubungin mo si daddy kasi tulog mantika ang nanay. Hoy, hindi oh. Sabat ni Layla. Tumawa naman si Joy. Okay po papa, ingat po kayo. Hinalikan ni Joy si Paolo sa labi saka kumaway. Umayos ng tayo si Paolo. Alis na ako baby. Oo na, babay na. Kumaway si Layla. Kiss ko. Bukas na lang. Saan ko yan ah? Ngumisi si Paolo. Kinandatan nito si Layla bago sumakay sa kotse. Nakangiti namang pinanood ni Layla ang papaalis na kotse ni Paolo. Bumaba ang tingin niya kay Joy nang magsalita ito. Mama, saan pupunta si Papa? Binuhat ni Layla sa Joy saka pumasok sa bahay. May aasikasuhin yun anak kaya matulog ka na para pagising mo nariyan ang Papa mo. Nakangiting sagot ni Layla. Sa kabilang banda walang ekspresyon na pumasok ng bahay si Kael, si Paolo. Naabutan niya si Kael na mag-isang kumakain sa mesa. Anak, ano ginagawa mo rito? Nakapag-desisyon ka na ba? Nakangiting sabi ni Kael. Alam ko ng lahat pa. Yung deal niyo ni Layla. Yung anak namin. Lahat. Napatigil sa pagkain si Kael. Ngumisi ito. So alam mo na bukbok siya? Kumuyom ang kamao ni Kael. Hindi siya bukbok pa. Ikaw ang kontrabida sa buhay ko nun pa. Bakit ganyan kakadesperado na gawin akong lalaki? Na tipong nais mo na lamang masusunod sa buhay ko? Hanggat maaari, ay ayaw niyang sabihan ng masama si Kael sapagkat ama niya pa rin ito. Nais ko lamang ay ang makakabuti sa'y Paolo. Hindi. Nais mo lamang ang buhay ko. Pwede ba pa? Tama na. Pagod na ako makinig sa'yo. Kung gusto mo pang respetuhan kita, pakiusap. Nagyan mo kung pagdesisyonan ng sarili kong buhay. Hindi nagsalita si Kael. Nakayoko ito habang nakakuyom ang kamao. Napaisip si Kael sa mga ginawa niya noon maging ang mga sinabi niya. Tinamaan siya ng konsensya dahil doon. Sorry. Sabi ni Kael. Masama siyang tinitigan ni Paolo bago nagtungo sa kaniyang silid. Pagkapasok niya ay napabuntong hininga na lamang siya. Kahit papano ay nailabas niya ang hinanakit na tinatago niya ng ilang taon. Kinabukasan, naabutan ni Kael ang isang sulat sa kaniyang pinto. Ito ay galing sa kaniyang ama. Anak, pasensya na sa mga naginawa ko noon. Mapahanggang ngayon. Ako ay lubos na nagsisisi at inaamin na naging walang kwentang ama sa'yo. Dahil sa pagnanais na mapabuti ay isinawalang bahala ko na may kakayahan kang mag-isip at magdesisyon ng sarili. Sana patawarin mo ako anak. Mabasa mo man ito ay bumiyahin na ako pabalik sa Spain. Mahal na mahal kita anak. Suportado ko kayo ni Layla. Napangiti na lamang si Paolo. Hindi naman galit si Paolo bagkos ay nagtatampo lamang ito. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili upang maibalita ang nangyari sa kaniyang pamilya. Alam ni Paolo na sa puntong ito ay wala nang hahadlang sa pag-iibigan nilang dalawa ni Layla. Sa makalipas na ilang buwan ay marami na ang naganap. Lumipat na ng bahay si Layla at Joy sa bahay ni Paolo na ipinapagawa niya noon pa. Si Joy ay naging mahusay na child model na sumasali sa mga advertisements at iba pang model contest dahil ito sa trainer niya na mismong ama niya. Samantala, mas lalong lumawak ang studio ni Paolo at maging si Layla ay nagkaroon na rin ng business sa tulong ni Paolo. Official na nga silang magkarelasyon magmula pa noong gabing umalis si Kael. Si Paolo naman ay pinatawad na rin ng kaniyang ama dahil isang linggo pagkatapos ng araw na iyon ay bumiyahe sila sa Spain upang patawarin ang makilala ni Layla at Joy ang pamilya. Ano nga lang ba ang kulang sa kanila bukod sa masayang pamilya at masaganang buhay? Ngayon ang coronation night ni Joy. Palingali nga sa paligid si Layla dahil wala pa rin si Paolo. And now, may we present you the Queen of the Night and our little Miss Reina Elena?
Joy! Anunsyo ng MC. Malakas na palakpakan ang naganap sa buong paligid nang lumabas mula sa backstage si Joy. Napapalakpak din dahil sa tuwa si Layla ngunit dismayado dahil hindi ito nasaksihan ni Paolo. Pagkatapos koronahan ni Joy ay binigay na niya ang mic upang sa isang speech. Natahimik ang lahat sa paligid. Salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Sa aking mga friends, mga fans kay Papa at lalo na kay Mama. Salamat Mama sa suporta palagi. Napangiti si Layla. Ngayon po, ikaw naman pong magiging masaya. Mama, tingin ka po sa likod niyo. Nangunot naman ang noon ni Layla pero ginawa pa rin ang sinabi ni Joy. Napasinghap siya kasabay ng tilian ng paligid. Nakaluhod si Paolo habang may hawak na singsing. Sa likod ni Paolo ay ang pamilya niya na may hawak na banner na nakasulat, "Will you be the woman that I can be with for the rest of my life?" Paolo, napatakip ng bibig si Layla. Hindi niya inaasahan ito. Layla, bakla man ako na nakilala mo pero handang magpakalalaki para sa'yo. Gusto kitang makasama habang buhay at bumuo ng malaking pamilya na kasama mo. Layla, pakasalan mo ko. Utos ba yan ang tanong? Natatawa ang sabi ni Layla sa katumango. Ngumisi si Paolo at sinuot ang singsing sa palasinsingan ng dalaga. Tumayo ito at hinalikan si Layla sa harap ng maraming tao. Utos yan, kaya wala kang magagawa kundi sundin to. Nakangising sagot ni Paolo na tinawanan na lamang ni Layla. Noong araw na iyon ay nagkaroon ng dalawang selebrasyon. Ito ay ang pagkapanalo ni Joy sa engagement party ni Layla at Paolo. Masaya na si Layla sa buhay niya. Tanging mahihiling niya na lamang ay ang panatilihing malusog at masagana ang kanilang buhay. Pinaglayo man sila ng tadhana noon, pinaglapit pa rin sila ng tadhana makalipas ng ilang taon. Tunay ngang mas maganda ang naghihintay ng mamahalin kaysa hahanapin ito. Lumipas pang ilang taon ay naging masagana lalo ang buhay ni Paolo at Layla. Kinasal sila sa isang barko na nagdala sa isang magandang isla na regalo sa kanila ni Kael. Nagkaroon sila ng kambal na lalaking anak na pinangalanan nilang Praise, Peel, at Lace Isle. Niiwan mo po ba ako? Tanong ni Paolo. Mahinang natawa si Layla. Baliw ka na. Biro lang. I love you, Layla. Niyakap ni Layla si Paolo. Mahal na mahal din kita, Paolo. Ang pagmamahalan ay isang salita na maaaring maiparamdam ang iba't ibang emosyon. Ang pagmamahalan ang nagsilbing susi ng dalawang tao upang magkaroon ng panibagong buhay sa mundo. Higit sa lahat, ang pagmamahalan ay hindi minamadali sapagkat kusa itong ibibigay ng tadhana at ang pagmamahal na nararapat sa iyo.